mother. Isang araw nakita kami ni Jobert nito. Ang sabi niya, "Uy, what a small world." Ay, ako nga alam ko yan. Sumunod sabi tayo. Niya, one of these day, ah. Ito, sabi, at sa kay galing, sabi namin. Yan, sa kay galing, ka kasi nasa isang hotel kami, katabi niya may isang restaurant. Ay, diyan kami galing sa Friday. Friday! Okay, okay. Ito yung nanay nagalit na galit sa isang dance show dahil maliraw ang tape na isinalang sa kanyang anak na napakaganda at napakagaling. Ito ba yung nasunugan, Nay, na daladala Santo Niño? Para naman iniwan mo ako na walang pamimilian, kundi oo. My God! Para naman iniwan mo lang ako at sukat. Na walang ibang pamimilian sa gabi, kundi oo. Siya ang PR ng sarili niyang anak. Ito yung nanay na ano, di ba, nag-i-issue din ng bouncing check? May issue sa kanyang gano'n. Ganun ba? Eh, ba't patawirin mo na sa Jones Bridge? Okay. Yun na. Ayan, ako, naabutan tayo ng oras. Alam mo naman talaga meron tayo naabot na oras. Sino yan? Ay, oo. Oh, Award-winning actress na hinamo ng istasyon na ipupull out ang kanya anak dahil tagal-tagal na. Naku, hindi. Hindi pa lumalaki yung mga bata. Eto na, lumapit talaga daw yan sa ano, ha, isang TV executive para ilipat yung anak niya doon. Dahil? Oo, dahil ngayon nga, hindi pa lumalabas. Sabi, 1 week lang daw yung mga bata. Eh, naging 2 months yata. Dahil magaling ang performance. Sa sobrang tension niya, kinausap niya raw ang ibang station. Okay, so paano mong sasabi nito sa sarili niyang linya? Eh, hindi ako masyadong ham actress ako. Eh, magaling na actress yung stage. It's mom na yun eh. Sige, ako na lang. Bakit hindi pa lumalaki ang mga bata? Hinagat na siya ng aso. Ow. Okay. Wala na palang artista dito, Christy. Ay, hindi. Yun lang ang kaya ko. May hidden talent ka. O, eto. Naging stage mother man siya, nagkaroon ng magandang produkto, ang pagmamalasakit niya. Yan ba yung ano, nagpalit ng pangalan from Tagalog? From Tagalog, yes. Yes, I'm so joyful. Alam mo, laging maligaya yan eh. Oo, totoo yan. Pero alam mo, mabait yung anak niya, di ba? Maski naman yung nanay. Oo, pero ano, parang mahirap kausap na ngayon. Talaga English? Nag-no-speed. Kailangan na lang interpreter. Nag-no-speed si Richard. Pero may karapatan siya, dahil malasakit yung pareho. International ang anak, di ba? Naman, oo. At inaabangan yung ano, yung bagong stage play niya. Yes. Ito ba yung Dogs? Ito ba yung Dogs? Ano may inaabangan ako, isa ba't hindi natawag mo? Teka, tingnan natin. Buksan na natin. Mother's Day naman. Bakit hindi? Para may bigay natin ang kaligayahan ni June Mother's Day gift. May duda ako, imposibleng wala yan sa ano, Liz. Ay, oo. Saan na nga? Yan na nga ba? Tama ba ako? Naku, sabi ni Dalian, ang maldita. Ito ang nanay na ang feeling niya mas artista siya kaysa sa kanyang anak. Yung matagal na niyang dream na maging singer na tupad sa anak niya. Ay, oo. Oh, ito yung nakalimutan ang apelyido ng anak. Nilalayo sa ama. Nilalayo sa ama. Ito yung ano, ito yung mag-ina na kumbaga misa para silang ano, para silang kambal. Oo. Pagkulot-kulutan yung anak, kulot-kulutan din yung anak. Pagkulot-kulutan yung ina, yung anak. Oo. Nagingiraman sa dami. Para na silang mga isda, di ba? Alam nyo, na vulgar na dito kung sino-sino yung mga nanay. Kung kayo'y papipiliin, sino sa palagay nyo ang mga stage mothers pa na hindi nasama dito? Ako, ano, si Dorothy Laportesa. Dahil? Oo, di ba? Nagpo-produce pa siya ng mga pelikula dati. Tapos, abang umaarte si Sunshine, maliit pa si Sunshine, nandun siya sa gilid. Ito, vulgara na to. Stage mo, naging boyfriend mo si William Martinez, di ba? First. Ay, high school. Sumunod. Ay, lahat? Sige na, ano ba naman dahil nag-usap na mga kayo ni Icy. Showbiz. Okay. Robin. Robin Padilla. Ito yung panahon na kumakandidato si Robin na Vice Governor sa Nueva Ecija. Hindi nag-show up sa kampanya. Silang dalawa magkasama. Ay, sino pa dahil after Robin? Artista. Hulala pa ba ito? Sige na. Kasi ibilot pa namin. Si Joey Marquez, di ba? Ay! My gosh! Hindi ka mainawin ni Nestor Tan. Alam mo, nakalimutan kong ay, naku, sayang ko diba? Wala nang kampanya, saan napapagitin namin? Ay, fling lang daw niya si Mayor, oh. Hindi, kasi si Joy naman, di naman. Pero hindi, mabait yun. Naman. Sandali, naging boyfriend mo siya, anong time yun? Time ni Ness o time ni Chris? Ay, hindi, before Chris. Bago pa silang lahat. Sumunod na anak, sino pa? Si Juan Migfling. Si Juan Migfling. Umangkas ka lang sa motorsiklo, kayo na. Ba't si Dalia na ikinis na natin? Hey, mother. Ako, mother. Ano, mga tribute sa'yo ito? Tribute? Kasi
natin, Father's Day. Roldan, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Thank you. And June Lalin, laging salamat. Thank you. Fresh from New York. Happy birthday. Happy birthday. At Richard Pinlak, maraming happy salamat Mother's sa iyo. Siyempre, Ate Christy, di ba, mga sa mga anak mo rin, di ba? Kumbaga, isa ka rin stage mother sa sarili mong paraan. Hindi sa sarili mong paraan. Artista, diba? Pero lahat ng bawat, ang bawat ina siguro, for that matter, di ba? Laging may malasakit, laging pinakamaganda lamang ang gusto sa kanilang mga anak. Kaya sinasabi tayo na stage mother, di ba? Proud lang tayo. Okay, dali, sa ating pagbabalik, ano ba? Okay, ang controversial press con express, pagbabalik ng Paparazzi! Maraming salamat! Nagulit ako sa'yo. Next shot, on extreme close-up, controversial actress matapang nahaharap sa members of the press sa Paparazzi PressCon Express. Mula sa pagiging isang sikat na child star hanggang maging isa sa mga pinakamahusay na aktres ng industriya, naging kaakibat na ng buhay ni Snooki Serna ang mga intriga at kontrobersiya. Pero kung gaano kasalimuot ang kanyang buhay bilang artista, ganon din kasalimuot ang pribadong buhay ni Snooki. Nito lamang unang bahagi ng taon, naging isang matinding pagsubok para kay Snooki ang pagkawala ng kanyang inang si Mila Ocampo dahil sa sakit na cancer. Ang dagok na ito sa buhay ni Snooki ang sinasabing dahilan, kaya di umano'y nagbalik na naman daw ang di magandang work attitude ng aktres. Napapabalita rin nalululong na sa sugal si Snooki. At totoo nga bang maging ang pinakahuli niyang pakikipagrelasyon ay naapektuhan na? Di umano, hiniwalayan na raw si Snooki ng businessman na pinakasalan niya? Ano nga ba ang totoo sa lahat ng ito? Ang katotohanan ilalantad na sa isang hapon ng paglilinaw. Snooki Serna, matapang nahaharap sa Paparazzi PressCon Express Live! Alright, welcome to Paparazzi and to PressCon Express, Miss Snooki Serna. Happy Mother's Day! Thank you so much, Rufa. Happy Mother's Hello, Day. Dali. Hello, Tita Christy. Yes. My friends, beautiful ladies, thank you so much. Magandang Happy Mother's hapon Day. Sa'yo. Thank you. Kumusta magandang ka hapon din. Ako'y naman ako, Tita Christy, trying to hold up. That's what my mom would have wanted me to do naman anyway. Mm-hmm. Ayaw niya yung weakling, alam naman si Mommy Mills, di ba? Or Mila O, as I would call her. Ayaw, mataray fighter, yun. Fighter. Fighter. So, ngayon wala na si Mommy, wala na magtatanggol sa akin. Siguro, nagpasanib na ako kay sa kaluluwa ni Mommy Mila. Ako na ngayon ganon? Si Mila. Ganon? Nagpasanib na siya. Yan si Snooki. Hindi, nagpasanib na rin ako kay Mommy. Speaking, ganon. Mm-hmm. Ano na tayo, di ba, Dap? Wala na, we have nobody else to take care Pero of us. Pero hindi mo so, nakunta ang pagiging gerera ng nanay mo. Hindi mo nakuha yun. Nako, Tita Christy, magugulat ka ngayon. Dahil? Matapang na. Iba na ang snooking kaharap mo. Katulad na. Katulad na. Well, like, I can answer for myself. I can speak for myself. Pag galit ako, galit ako. Hindi ko gaya nung araw na iiyak lang ako, tapos si Mami yung magtatanggol sa akin about the most minimalist of problems. Ngayon, talaga ako na yung humaharap sa sarili mo na. Yes. Okay. Oh, before we ask our friends from the press, ako, I have a question. It's your first Mother's Day na wala si Mommy Mila. In what ways do you miss her the most? Ako, Rosel, miss her laughter, una-una. Kasi she has a very contagious distinct, yun, eh. Contagious laughter. And also, yung syempre, yung sense of humor niya that goes with that. Ano? And she's my staunchest critic, but she's also my best fan. My biggest fan. So okay. Ngayon, lalo mong nafe-feel ang presence niya in her absence. Iba parang ginaguide ka niya. Alam mo, nakakatuwa, Dali. Thank you for asking me that wonderful question. Kasi totoo ha, mas nafe-feel ko yung presence ni Mommy ngayon na wala na siya than as opposed to when she was here. Siguro psychological na rin, Tita Christy, kasi, di ba, syempre, pag buhay pa yung tao, kumisan you tend to take them for granted. Eh. Pero pag wala na, doon mo nakikita yung... hanapin mo siya, makikita mo yung qualities niya, itatry mo ngayon i-emulate, para bang valued mo yung tao na yon. Ito bang proseso ng pagkawala ng mami mo na gusto mong kalimutan agad hanggat maaari para yung kalungkutan ay ma-set aside naman? Ito ba yung sinasabing dahilan kung bakit balitang balita na nalululong ka raw sa sugal? Hindi naman nalululon, pero yung as with any normal human being, like kagaya kasi nung one time, ayokong maging plastic dahil nandito si Richard. Nakita niya ako doon. Hindi, ito yung casino, no? Ito yung games.
Nag-e-games ako. Yung nag-e-games ako. Yung small time lang naman to. Nagpalipas oras lang po ako. Kasi nagtataping ako noon for the other station. Eh, medyo mahaba yung lal noon, guys. So sabi ko, instead of maging aligaga ako at umuwi pa ako or what, di doon na lang ako near, we were looking for a cafe.